Hello mga kaibigan, mga suki at sa mga bagong subscriber. Shout out muna bago sa ating featured video. Gusto kong i-shout out sina Jennifer Moreno, Demi Dalisay, OG Archives, Herman Marasigan, Alvin Habal, Orange Gaming, Christian, Chantal Ritz Kasipit, at di ako magsasawang paulit-ulit na batiin sina Shumi, hello, ay Paul Brosas, Romel Alice Agner, Catalina Belen Rivera, Salvador Centeno, Juniel Tikman, Dexter Tonga, Maria Tamper, Nathaniel Esperas, at Ferdinand Torres. Yun po mga mapapadaan sa channel ko. Halina po kayo, subscribe na kayo at magpumustahan din po tayo. O stay safe pa rin. God bless po sa ating lahat. Sino ka? Anong ibig sabihin nito? Kita mo nang may hawak akong barila. Siyempre hold up to. Kaya akin ang wallet mo. Ang sabi nila, kung talagang oras mo na ay hindi mo matatakasan ang iyong kamatayan. Dahil mangyayari yun sa takdang panahon. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Luis sa ating dulaan sa kanyang panahon. Sir, meron pong liham para sa inyo. Mukhang imbitasyon galing kay Mr. Chan. Kay Mr. Chan na naman? Ang kulit talaga ng matandang insik na yun. Oo nga po, sir. Nakailang tawag na po yun dito. Naiinis na nga po ako eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatantana ng ganit na yun. Eh, dapat po siguro pumayag na kayo sa gusto niyang mangyari. Ano? Para hindi na tayo guluhin. Hindi ko pwedeng baguhin ang sistema ng pamamalakad ko rito. Magagalit sa akin ang ating mga customer. Pero sir, kapag nagmatigas kayo, baka malagay sa peligro ang negosyo natin. Malaking tao po ang inyong babanggain. Ano siya ba? Ang tao ang babanggain. Ating mga customer. Pero sir, kapag malaking tao po ang inyong babanggain. Ibenta na lang natin ang ating negosyo. Pagkatapos, mag-iba na lang tayo ng business. Marietta, dugo, pawis at panahon ang puhunan ko sa negosyo natin. Pagkatapos, pakakawalan ko lang ng ganun-ganun. Okay, so naman ba lagi tayo nag-aalala at lagi natatakot? Mas pipiliin ko pa rin ang tahimik na buhay. Hindi ako natatakot sa Mr. Chan na yun. Kung may pera siya, meron din ako. Luis, pusa ka lang. Tigre ang babanggain mo. Wala kang kalaban-laban. Gusto niyang makipag-usap sa akin. Kaya pauulakan ko siya. Pero hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Kaya walang pakialam sa'yo ni Kosyo, ah. Kaya lang ikaw agaw aki customer. Hindi kita inaagawan ng customer. Ah. Sila ang kusang lumilipat sa akin. Hindi ko kasalanan yun. Kasi ikaw taas iyo binipalay. Tapos baba presyo iyo pikas. At di mo dapat kawayon. Paktay aki ni Kosyo. Tama lang ang presyo ko, Mr. Chan. Sumusunod ako sa itinakda ng mataas. Masyado lang mataas ang presyo ng bigas nyo. Tapos binabarat yung mga magsasaka.
maawa naman kayo sa kanila. Kakarampot na nga lang ang kita nila, tapos bambaratin nyo pa. Okay. Palibasa, membro kayo ng rice cartel. Kayong nagdidikta ng presyo ng palayat bigas. Ay, kaya yung mukantak kawin, ha? Ikaw sama na lang aming asosaksyon. Kung ayaw mo na, benta mo na lang akin ni Crosio mo. At kung hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Alam mo na iyong sagot tanong. Dahil iyo alam, akin kaya gawin. Ito rin ba? Ito ba akin ba? Po sa araw na ito, sa kanyang panahon. Anak, hindi ganun kadaling gawin yon. Halos kasi tanda mo na rin ang negosyo natin. Hindi ko yung bibitiwan. Eh, anin po bang mas mahalaga sa inyo? Ang negosyo natin? O ang buhay ng ating pamilya? Pero, Tricia... Malaki na ang kinita natin doon, Papa. Kaya i-give-up na po natin yun. Total, meron namang maliit na negosyo si Kuya Henry doon sa Singapore. Kaya doon na lang natin i-invest sa mga pagbebentahan natin ng ating negosyo. Dito na rin po tayo manirahan. Sige, sige. Asikasuhin niyo ang mga kakailangan ninyo ni Marietta. At pupunta na kayo sa Singapore sa lalong madaling panahon. Bakit kami lang ni Mama? Hindi po ba kayo sasama? Saka na lang ako susunod. Marami pa akong aayusin. Hindi po namin kayo pwedeng iwan dito. Kilala ko na kayo, Papa. Alam kong hindi kayo basta-basta sumusuko sa laban. Kaya nga, iwan niyo muna ako. Ayokong madamay kayo. Sa rice mill ang napatay, tapos yung isa nating truck, pinasabog nila. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka nang lumaban. Umalis na tayo sa lugar na ito. Sige, Marietta. Kumuha na kayo ng ticket ni Tricia papuntang Singapore. Ano? Kailangan makaalis ka agad kayo dito. Pero maiiwan ako. Ay, hindi pwede. Kailangan sumama ka sa amin. Basta mauna na kayo. Susunod na lang ako. Oh. Hello? Kumusta ka, Lois? Ikaw ba ang nagusto at aking sorpresa? Walang niya ka. Ayop ka, Mr. Chan. Pagbabayaran mo ito. Eh, sobra ka talaga, tapang. Ikaw laban sa akin. Talagang lalabanan kita. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo ito. Kaya umanda ka. Okay, okay. Tingnan natin hanggang saan iyo, tapang. Hindi ako natatakot sa iyo, Siraulo. Huwag ka nang lumaban. Mapapahamak lang tayong lahat kapag nagmatigas ka pa. Kaya nga umalis na kayo ni Tricia. Huwag niyo kong alalahanin, kaya kong labang ito. Pero Luis... Sabi na kasing mauna na kayo. Ang tigas ng ulo niyo. Ito talaga lalayas kami. Kung gusto mo magpakamatay, bahala ka sa buhay mo! Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampo sa araw na ito, sa kanyang panahon. Sa kalsada. Sino kaya siya ng ulong lagit-higit ang verbal na naglagay?
may nakahambalang na puno ng saging sa kalsada? Sino kayang sira ulong naglagay nito? Hinahin ko lang ito dito sa tabi. Magaling! 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 Sino ka? Ano mo ibig sabihin nito? Kita mo na ngang may hawak ang baril. Yun. Ha? Ha? Wala yung kung... May hawak. May hawak ang baril. Ano mo ibig sabihin nito? Ano mo ibig sabihin nito? Kita mo na ngang may hawak akong baril, di ba? Siyempre, hold up to. Akin ang walit mo. Stop. Dahan-dahan sa pagdukot. At baka baril ang dinudukot mo. Walit ang dinudukot ko. No, hawak ko na. Akin na. Baka naman pwedeng pera na lang ang kunin mo. Marami akong mahalagang gamit dyan sa wallet ko. Malaki rin ang laman ito, ha? Sige, pera na lang ang kukunin ko. Ayan ang wallet mo. Saluhin mo! Nagtira ako ng 100 piso dyan para meron kang pamasahe. Anong pamasahe? Natural! Mamamasahe ka dahil kursunada ko tong kotse mo. Wow! Ang ganda nito, ha? Bagong-bago! Akin na yung susi. Ano? Ang sabi ko, ibigin mo sa akin ang susi ng kotse mo. Bilis-bilisan mo at baka mainip ako, ha? Pasabugin ko yung bungo mo. Anak naman ang wedi. Mukhang may dalas yata ako ngayon na. No? Ando ng susi sa loob ng kotse. Swerte ako ngayon, ha? Magandang buena mano to. Magkano kaya maibibenta ang kotse ito? Tama. Ibibenta ko na lang ang kotse ito sa kaibigan ko, Carnaper. May humarang na kotse sa harapan ko. At may mga bumabang lalaki. May hawak silang baril. Anong gagawin nila? Hindi! Wag! Nailigtas pa yata kayo ng Carnaper na yun. Dahil kung nagkataon, kayo po ang napatay ng mga tauhan ni Mr. Chan. Oo nga, Tricia. Ay, puta, hindi. Oo nga, Elena. Kataon, kayo po ang napatay ng mga tauhan ni Mr. Chan. Oh. Ano, Mr. Chan? Mukhang nailigtas pa yata kayo ng Carnaper na yun. Doon. Dahil kung nagkataon, kayo po ang napatay ng mga tauhan ni Mr. Chan. Oo nga. Siguro talaga lang hindi ko pa oras. Eh, ano pong balak nyo ngayon, sir? Pupunta na ako ng Singapore sa lalong madaling panahon. Ikaw na bahala rito. Gagawa na lang ako ng special power of attorney. Ibebenta kong lahat ng property ko dito. Ikaw na lang ang bahala. At kapag naayos mo ng lahat, sa'yo ng 20% bilang commission. Talaga, sir? Mm-hmm. Maraming salamat po. Katapusan na ng ating buhay. Subalit, nagpapasalamat pa rin tayo sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa atin ng may kapal sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Janeline de la Cruz, Jerry Butia, at si Phil Cruz bilang Luis. Nilapatan ang tunog ni Bernie Bascao. Supervisyon teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Sa musika ni Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Caspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.